Magandang araw sa inyo mga ka-safety. Ang tatalakayin ko ngayon, ground bearing capacity and outrigger mat size. So bago ako magsimula, pwede kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Sire Junior Cabanza. So ito yung outrigger mat ng crane. Ito, bibihira ito tinatalakay. Ngayon, may idea ba kayo kung ano ang nagiging basihan para malaman kung ano ang tamang sukat ng outrigger mat? Di ba kadalasan maliliit lang, di ba, less than 1 meter, 0.9, 0.8. O siguro sa iba, 1 meter. 1 meter dito, 1 meter doon. Pero kadalasan, maliit lang. Pero dito, malalaman ninyo kung ano ba ang pinagbabatayan. Pagkat, kung minsan makakita kayo ng outrigger mat, ang lalaki. Maliban dito, mayroon pang nasa ilalim na mga mas malalaking outrigger mat, gawa sa bakal. Okay, ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung ground bearing. Ito yung pangkaraniwan. Compacted gravel and clay. Ito sa internet ko lang din naman ito nakuha. Okay. So, 45,000 kilogram force per square meter. Kapag halimbawa, merong report galing sa geotechnical services, ipapakita nila sa inyo na ang unit of measurement na ginagamit nila, kilopascal, KPA, o kaya megapascal, MPA, o kaya naman PSI. Ang gagawin nyo lang, i-convert nyo. Kung bawa PSI, automatic kung gumawin na kayo ng converter para malaman nyo kung ilang kilogram force. No? So, halimbawa, dito sa compacted gravel, no? Sinabi nila, yung geotechnical services, nagpasa sa inyong report. Sabi, 64 PSI. Okay naman, 441 kilopascal. I-convert yun. Gamitin yung converter. Ang lalabas dyan, 45,000 kilogram force. Kilogram, bigat na puwersa kada square meter. 45 tons yan. Diba? Ito naman, loose gravel. Medium, compact, and dry sand. 25,000 kilogram force per square meter. Sandy, gravel, or gravel. Kapag yung ground ay gravel. So, 24,412 kilogram force per square meter. Ito naman. Sand, dry, fine. Asphalto. Compacted sand. Steep clay. 20,394. Kilogram force per square meter. Loose sand at saka dry sand, 10,197. Ngayon, ang basihan yan, hindi yan basta sinabi lang na ito 1 meter, 1 meter. Mayroong batayan yan. Yan ay batay sa terrain ng lupa. Ganun yan. So, halimbawa, bigay tayo ng example. Halimbawa, yung lugar nyo, no? Ang terrain ng lupa ron ay loose gravel. Ito, loose gravel. Medium, compact, and dry sand. Ano kalagay? 25,000 kilogram. So, ang gagawin ngayon natin,
So, halimbawa, ang gagamitin mo, 50-ton crane. Okay? Kukunin mo muna yung gross weight crane. Kunin mo yung gross weight. Anong crane ba gagamitin mo? Halimbawa, 50-ton. 50-ton capacity. Ang gross weight dito, kadalasan, 45-ton. Ito, titingnan niyo yung manufacturer specification niya. Tanong niyo sa operator, tingnan niyo rin sa internet. Gumawa kayo ng paraan para malaman niyo yung gross weight ito. Okay, ngayon. Ipa-plus mo ngayon yung main block. Yung main block, 'di ba, sa crane, kung ito yung boom, mayroong dalawang ano yan eh. 'Di ba? Diba, ito mayroon dito maliit. Yung auxiliary, ito yung main. Ito yung main hook. Itong block na to. Kukuhanin mo kung gaano kabigat. Usually mga ano lang yan eh. 400 kilogram, 500 kilogram. Oh, gawin na natin 1 ton. 1 ton na natin. So, ito ay 46 ton. Okay, 46 ton. Ngayon, 46 ton, i-plus mo yung, ano ba yung weight na yung pinakamadalas na pinakamabigat. Siyempre, hindi naman porket 50 ton yung crane mo, bubuhat yan ng 40 ton. Hindi ganun yan. Hindi ba porket 50 ton niya, pwede kaya niya bumuhat ng 50 ton. So, ano ba yung madalas na pinakamabigat? O, so, pagpalagay, ito pwede changeable to. Pagpalagay na lang natin ng yung kadalasan na pinakamabigat, hindi yung average ha, kundi pinakamabigat. Siguro 15 ton. I-plus natin yan. So, 46 plus 15 ton. Sagot ay 61 ton. Okay. So, ito na yung gross weight mo. So, 61 ton yung bigat ng crane mo kasama yung load na nakatungtong sa lupa. Ngayon, ito, i-divide mo yan sa yung iba, ginagawa nila 61 ton, i-divide daw sa 4. Eh, siguro. Okay, pero sa akin, itong 61 ton na to, i-divide ko yan sa capacity ng ground bearing. So, kung sa lugar ninyo, o doon sa construction site na pinagtatrabahuhan nyo, ang lupa ron ay loose gravel medium. Ano nakalagay dito? 25,000 kilogram or 25 ton. I-divide natin to sa 25,000 as sa 25 ton. Okay? Ito yung kabuuang bigat ng crane at ito yung capacity ng lupa. Okay? So, divide natin. So, 61 ton, i-divide natin sa 25 ton. Equals, pag nakita nyo yan, pindutin nyo itong SD. Ano sagot? 2.44. 2.44. Ang ibig sabihin, yan daw yung total area ng outrigger mat. Hindi yan pinagsama bawat isa.
Ngayon, di nakuha mo na ngayon yan. 2.44 meter yan. Ang gagawin mo ngayon, kunin mo yung square root. Square root, ito, pinindot ko to, square root 2.44 equals 2.44 meter. Ang sagot ay 1.56 meter. Ang ibig sabihin, kung ang sukat daw nito, ito, itong square na yan, meter dito. Tapos 1.5 meter dito. Okay. Yan ang ganyan ka magko-compute. So ito yung sukat dapat ng outrigger mo. Kung gagamitin mo sa mabigat. E paano kung halimbawa, okay, 46 tons ang gross weight mo. Eh, ang bubuhatin mo lang, kadalasan na binubuhat niya, 5 tons, 6 tons, walang problema. Kasi, mas malaki. Walang problema ron. Ang sinasabi dito, kung ano yung pinaka mabigat, nakadalasang pinaka mabigat. So, kailangan mag-assume ka na yung crane mo, dapat i-assume mo yun, ipo-forecast mo yun. Ano ba yung pinakamabigat? Yan yun. So, halimbawa, gawin natin tong 8 tons. Ito yung kadalasan. 8 tons. So, 46 tons plus 8. Ang sagot, 54. I-divide mo yan sa 25. 25 ton dahil sa capacity ng lupa. So, 54 divided by 25. Sagot, 216 meter. Ito, square meter to. Wala, kalimutan ko. Ito, 2.44 square meter, kasi total area yan eh, kaya square meter. Ito ganun din. Okay? Nakakalimutan ko sabihin. So, kukunin mo yung square root ng 2.16. Ang sagot ay 1.46 meter. So, dito 1.4, ito naman 1.4 meter. Yan ang ibig sabihin yan. So, halimbawa, ito yung mismong, sige, pagpalagay na lang natin. Yung outrigger ng crane mo, base sa walang computation, kumbaga, estimate lang niya. 1 meter. 1 meter kasi yun ang inabutan mo eh. Sige, liitan pa natin para makatotohanan. 0.8 meter. Ito, 0.8 meter. Okay. 0.8 ya? Dahil yun ang inabutan mo. 0.8 meter. Ngayon, bubuhat, yung crane mo kailangan bumuhat ng 15 ton. So, kailangan mo 1.5. Paano ngayon yan? Yung outrigger mo, 0.8 dito, 0.8 dito. So, ang gagawin mo? Ang iba, ang ginagawa nila, itong outrigger mat, papatungan nila yung sa ilalim. Papatungan. Lalagay nila sa ilalim yan ng mas malaking outrigger. Kaya kung minsan, makakakita ka, ito yung outrigger beam. Ito yung nilagay na outrigger mat. Magtataka ka minsan
naglagay pa sila ng mas malaki pa. Ayan, alam po, nakikita nyo yan. Ito, outrigger mat din to. Pero ito talaga yung outrigger niya. Ikataka ka ba, bakit naglatag sila? Kasi kailangan nilang sumunod sa calculation. Kasi pag hindi nila ginawa ito, may tendency lumubog yung lupa. Ngayon, kung hindi lumubog, eh di okay. E paano kung lumubog? Kasi kaya lumubog yan dahil kulang ang sukat. Kulang ang sukat. So, ang ginagawa, nilalakihan. Yan. Ganyan yan. Ngayon, pwedeng, para hindi lumubog ang crane, pwedeng ganitong gawin. Or, kung hindi ka mag-a-adjust dito, mag-a-adjust ka ngayon sa lupa. Ang ginagawa ng iba, mabibigat yung crane. Halimbawa, 300 ton, 400 ton. Ano? So, ito yung lupa. Ang ginagawa nila, kung ang bearing soil capacity dun sa ground nila eh, halimbawa, sandy gravel. Ayan. Ito, sandy gravel. Okay? So, 24,412 ang capacity ng lupa. Kasi sandy gravel eh. Yun yung terrain eh, sandy gravel. Ang ginagawa ng iba, di ka ba nagtataka, minsan pinalalatagan nila yan. Papatungan pa nila ng ibang lupa. Ang tawag doon, yung compacted gravel and clay. And or clay. Ha? Nilalatag pa nila yan, papatungan pa nila ng lupa yan. Ha? Tapos may mga halong ano pa yan, yung may halo pang grouting yan. Grouting powder para hindi siya mabitak. Tapos kinokompactor pa nila yan. Dahil kaya nila ginagawa yon, para nasa ganun ang capacity ng ground bearing lumakas. From 24,000, dahil pinatungan nila yan, magiging 45,000 kilogram force per square meter. Ito na ngayon yun. Yan yun. 45,000 kilogram force per square meter. Yan ang ginagawa nila para hindi lumubog. Okay? So ito, pag-aralan nyo, pwede nyo naman iba-ibahin. Magsanay kayo, iba-ibahin nyo na lang kung ano yung crane na ginagamit nyo. So, gaya ito, 61 ton, base sa 50 ton. Kung gagamit ka ng 100 ton, ang gross weight yan, yung mga libier, ano yan, 65 ton. Gross weight. So, kung ang gross weight mo ngayon, halimbawa, 65 ton, gross weight. Pa-plus mo yung mga ang tawag dito, yung block. So, diba, 1.5 o kasama na yun. Okay, 1.5 ton. Plus, ipa-plus mo pa yung load. Halimbawa, yung load niya ay 20 ton. So, ipa-plus mo lang yan. So, 65 plus 1.5 plus 20. Ang sagot, so, magiging 86.5. 86.5. Paano ngayon yan? Yung terrain mo, halimbawa, loose sand. Loose sand. Ito sabi ng geotechnical services. 10,000. E di, ang laki ng gagamitin mo. Bili mo, i-divide mo yan sa 10.1 ton.
So 86.5 divide mo yun sa 10.1 equals 8.56 square meter. Yan yung total area ng outrigger mo, isa. Isang outrigger lang yan. Ang laki. Diba? Ang laki. Kaya ang gagawin mo, ang ginagawa nila, ito yung number 1, ito yung number 2, ang gagawin nila, itong 86.5 ton, i-divide nila yan sa 45 ton. Kasi ang gagawin nila, papatungan nila to. Papatungan nila yung lupa. So ito, 10 tons to, halimbawa. No? Base rito, no? Loose sand. Okay? Ganyan ang gagawin nila. Papatungan nila yan. Para tumibay. So, tingnan natin to. 86.5 okay? Divided by 45 equals 1.9 square meter. So para makuha mo yung sukat niya. So square root mo yung 1.9. Ito 'yon. Okay, square root equals 1.3. So, kailangan mo ng 1.3. Okay, meter. So, ibig sabihin, 1.3 dito, 1.3 dito. Yun ang ibig sabihin yun. Okay. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, pwede kayong mag-subscribe sa Ray Junior Cabanza. Thank you.